And is brought to you. This event is brought to you by Blessings in the Word Community in partnership with the Jesus is King of Mercy and Grace Church, Save Community Fellowship, Jesus is Grace Church Silang, Blessed Church International Christian Ministries, and Blessings in the Word Multipurpose Cooperative. So again, good evening po sa inyo lahat. Welcome po and thank you for joining us. Sa lahat po nung nag-join since day one, day two, and again, dito na po sa ating last, third day. Thank you po sa pag-join and welcome po sa inyong lahat. So, my name is Jasmine Ronayan. I will be your MC for tonight. Yan, hello po sa inyong lahat. And for our we have reminders. First reminder is we would like to request everyone to turn off their mics if they are not asked to speak and do not use the chat box for any inappropriate messages. Second, we are also asking everyone to not annotate anything in the screen as this is distracting for the speaker and the participants. And our last reminder is to enjoy and have fun. So God bless us all. For our opening prayer, let's have Miss Joyce Marilyn Craves. Okay, so inaanyayahan po namin ang lahat na tumungo at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras po ito na binigay niyo po sa amin para kami po ay magkasama-sama muli for the last time para sa webinar na ito. Lord, salamat po sa buhay po na mga umattend sa oras na ito. And we pray, Lord, na sa gagawin po namin na ito na kayo po ang muna na inyo pong buksan ang aming mga puso, ang mga isipan sa mga ituturo niyo po sa amin ngayon. At ganyan din po ay we pray din po, Panginoon, na kung ano man po ang gusto niya po naming matutunan sa mga oras pong ito ay ma-apply po namin sa aming mga sarili, sa aming pang-araw-araw na buhay at lalong-lalo na po sa darating na eleksyon. Maraming salamat din po sa bawat volunteers na nakilahok sa gawaing ito, sa mga churches na kasama dito, at sa guest speaker po namin ngayong gabi, Panginoon. Maraming salamat po sa kanilang lahat. And we pray po na bigyan niyo po kami ng enough knowledge and wisdom na kakailanganin po namin sa oras na ito na nung ako ay i-lead niyo po kami sa tamang kandidato na dapat naming iboto. At ganyan din po, Lord, ay dinadalangan po namin na po ay mabigyan namin kayo ng mga nangiti ngayong gabi sa inyong labi, Panginoon. Maraming salamat po. We pray po for the smooth connection ng lahat, Panginoon, nang sabihin po ay makapakinig po ng maayos. At ganyan din po na sa buong webinar na ito na maging smooth lamang at we pray, Lord, na kayo nga po ang mag-lead sa amin. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. So patuloy po natin i-praise and i-worship si God. May I call on Joseph Ian Miguel Puzon para po pangunahan tayo sa ating praise and worship. Yan po, good evening po sa lahat. Bago po tayo magsimula, ay nais ko po munang tanongin ang bawat isa, are you all feeling blessed tonight? Kayo po ba ay feeling blessed? Hashtag feeling blessed ngayong gabi? Amen. At bago po tayo magsimula, ay nais ko pong mag-share ng short testimony at para po sa ating praise and worship. Gusto ko lang po i-share kanina na sa akin pong pin-repair na praise and worship ay nagkaroon po ako ng problem sa pagpo-post ng aking video at kanina po ay patuloy at patuloy lang akong nagdadasal sa Panginoon at dinedeclare ko na bago mag 7 PM ay mapopost ang video. Nung 6:52 PM na naglo-loading pa rin siya kaya parang I felt hopeless na nung time na yon. Pero nakakagulat talaga ang Panginoon, napaka-powerful niya. At exactly 7 PM na post po yung video na ipepresent ko po sa inyo ngayon. Kaya siya po talaga ay napaka-powerful at siya lang po ang nag-iisa po. At napakasaya ko pong i-share to sa inyo. Kaya samahan niyo po ako sa pagpuri sa Kanya. Let us feel this Zoom meeting with His presence. And tayo po ay sama-samang umawit. Ang ating po nga boses ay ating iaawit sa ating Panginoon at siya lang po talaga ang ating papupurihan ngayong gabi. Oh, wait lang po.
Abba Father, above in heaven, let your name be lifted high. As we forgive those who come against us, take our sin away from us. Father, above in heaven, let your name be lifted high. As we forgive those who come against us, take our sin away from us. For thine is the kingdom, the power and glory. Let your kingdom come, let your will be done. Bring heaven here on earth. Bring heaven here on earth to us. Let your power fall till every man has heard the wonders of your love. The wonders of your love in us. Provider, Jehovah Jireh, pour your daily love on us. Never lead us into temptation, but deliver those you love. For thine is the kingdom, the power and glory. Let your kingdom come, let your will be done. Bring heaven here on earth. Bring heaven here on earth to us. Let your power fall till every man has heard the wonders of your love. The wonders of your love in us. Above in heaven, let your name be lifted high. As we forgive those who come against us, take our sin away from us. For thine is the kingdom, the power and glory. Let your kingdom come, let your will be done. Bring heaven here on earth. Bring heaven here on earth to us. Let your power fall till every man has heard the wonders of your love. The wonders of your love in us. Let your kingdom come, be done. Bring heaven here on earth to us. Let your power fall till every man has heard the wonders of your love. The wonders of your love in us. Tuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Jesus, God's righteousness revealed. The Son of Man, the Son of God, His kingdom come. Jesus, redemption sacrifice, now glorify, now testify, His kingdom come. And His kingdom will know no end, and its glory shall know
no bounds for the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, the expression of God's love, the grace of God, the Word of God revealed to us. Jesus, God's holiness displayed, now glorified, now justified, this kingdom come, and this kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds, for the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed, and this kingdom will know no end, and this glory shall know no bounds, for the majesty and power of the kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, God's righteousness revealed. Yes, Lord. Jesus, God's righteousness revealed. From the dead, and he is Lord.
Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan, so ano pa po bang hinihintay ng bawat isa? Let us introduce our guest speaker. May I call on ang nag-iisang Pastor Joshua B. Del Reyes. Thank you so much, Jasmine. Allow me to introduce our guest speaker for tonight. Our speaker is a third-generation Pentecostal. She is a pastor's kid and a granddaughter of one of the Filipino ministers who pioneered the work in the Philippines of one of the classical Pentecostal churches in the world, the Church of God, Cleveland. She holds a Bachelor of Arts degree in literature at St. Paul University. And she was awarded as national finalist for the 10 Outstanding Students of the Philippines in 1997 and national finalist for the Jose Rizal Model Student of the Philippines awarded by Leticia Shahani in 1997. She earned her Master of Divinity in Biblical Studies at the Asian Seminary of Christian Ministries, and she earned her Master in Theology at the Asia Pacific Theological Seminary in Baguio City. She has served as a youth pastor, visiting professor to different seminaries and Bible colleges in the Philippines, like the Asian Theological Seminary, Jesus is Lord International Bible College, Day by Day Christian Ministries, and others. She has served as a short-term missionary to the Karen refugees in Thailand. She also served as short-term missionary to the Batak and Tagbanwa tribes in Palawan. She is the founder of Mindoro Missions Team, a missions group ministering to the Mangyan tribes in Occidental Mindoro. At present, our speaker is leading the Mindoro Missions Team, a tribal ministry with the Mangyan tribes in Occidental Mindoro. She is also a PhD student in New Testament Studies at the Oxford Center for Mission Studies in the United Kingdom. She served as a professor at the Asian Seminary of Christian Ministries and assisting her husband, Dr. Neil Benavides of Saleng Leadership Institute, a Bible school among the Mangyan tribes. They have a daughter named Caris Abigail and a son named Chesed Nathaniel. Let us welcome our speaker for tonight, Professor Doreen Benavides. Hello! Magandang gabi sa ating lahat, Pastor Joshua. Thank you for the invitation to be sharing to you the Pentecostal perspective. And hopefully, after nito ay makatulong, lalong-lalo na sa ating mga boboto sa eleksyon na mangyayari sa May. Yung journey ko, not only as a minister, but also a teacher in seminary, on the subject of Pentecostalism and social responsibility, ang nakatrigger talaga nito ay yung experience ko sa World Council of Churches sa WCC Conference in 2013, which I was invited to present a paper. And one of the participants of that conference, Pastor Joshua, nasaan na pala yung ating PowerPoint? Yan. Hintayin lang natin si Pastor. Okay. Ayan. So, ang topic ko ngayong gabi is Pentecostalism and social and political engagement. My interest on Pentecostalism and social responsibility or socio-political engagement ay nagsimula yung kwento ko nga noong 2013. Kasi sa WCC conference, after I presented my paper, isa sa mga comments nang dumalo sa conference ay ito. Basahin natin, ano? Dalawa. At ang una
sabi ay Pentecostals are only concerned in saving souls. And I remember the one who made this comment is a South Korean minister. At yung pangalawa, Pentecostals are not interested in addressing social issues and concerns. So, nabagabag ako. Sabi ko, ganun ba talaga kaming mga Pentecostals? Kasi remember, my brothers and sisters, third generation Pentecostal po ako. So, ibig sabihin, yung karanasan at yung nakita ko, yung history natin, na parang hindi naman. So, it inspired me to dig deeper in our history and the things that we do. At sabi ko, patutunayan ko sa kanila na hindi totoo yung ganitong mga impressions. Of course, sa ating mga Pentecostals, sa aming mga Pentecostals, mahalaga sa amin yung Acts 1:8. Dito nga, kita natin sa PowerPoint. Acts 1:8 ang sabi, that sabi ni Jesus, and the Spirit will come upon you and you will be my witnesses in Judea, Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. At sa Acts chapter 2, si Peter, pinaliwanag niya sa mga tao kung ano yung naranasan nila. Ano yung, because they were baptized in the Spirit. At makikita natin dito that that Peter highlighted the prophetic task of this empowered community. Marami sa mga scholars sa Pentecostal movement, ang tawag nila dito ay prophethood of all believers. At mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung ano dapat yung understanding natin itong prophethood of all believers. Kasi sa tingin ko minsan, yung prophetic task natin, ay minsan nami-misinterpret natin na kung lang ito, prophetic speech. Pero yung prophetic task natin is more than prophetic speech. So mamaya po, himay-himayin natin ito. Sa mga Pentecostals, we understand that what we received is the empowerment for service. And this is the reason why, you know, the reason why God poured out His Spirit to the disciples on the day of Pentecost, and the reason why we continue to experience empowerment. Several years ago, ay naimbitahan po ako ng isang isang church na ang sabi sa akin, Ma'am Doreen, gusto namin ikaw imbitahan sa church namin para magkaroon ng revival. So na-excite po ako. Sabi ko, okay, sige. Kasi gusto daw nila na ma-experience yung empowerment of the Spirit. Pero tinanong ko yung pastor na nag-invite sa akin. Sabi ko, pastor, what will you do with the revival? Ngayon, the pastor froze and he couldn't answer my question. And so I realized that I think many Pentecostal churches I misunderstood the text maybe, or sometimes hindi nila nakikita yung reason behind the empowerment. Kasi sa tingin ko, ang Acts 1:8 maliwanag ang pagkasabi. You will receive this power for witness. So ibig sabihin, yung mga na-experience natin na revival, yung na-experience natin na pagkilos ng banal na espiritu sa mga churches natin, ay may rason, ay at may dahilan. At ang sabi po ng Acts 1:8 is to be a witness. Yung witness na yan ay ipapakita natin mamaya na manifold, multidimensional itong witness na sinasabi natin. Sa talk ko sa gabi ito, I divided this talk in two parts. The first part is to trace the global impact of Pentecostalism with reference to definition, yung varieties and statistics. At yung pangalawa ay to address the seemingly ambivalence or yung pagdadalawang isip ng mga Pentecostals na mag-engage in socio-political engagement. At dyan din sa second part na yan mamaya ay magbibigay ako ng mga examples ng mga Pentecostals that are involving themselves in projects and engaging in socio-political activities all over the world. So, magsimula na po tayo.
Yan, maganda yung picture na pinili ko. So let's try to define Pentecostalism. Itong definition po na ibibigay ko sa inyo, ito yung conventional definition. Kasi aaminin po natin na pag sinabing Pentecostalism ay colorful. Napakarami pong pwedeng definition ng Pentecostalism. Pero I opted to get the simplified definition of Pentecostalism. Ito yung emphasis on deeply personal spiritual experience of God, baptism of the Holy Spirit, expressive worship, belief in signs and wonders, miracles, and of course, speaking in tongues or glossolalia. So napakasimple lang po na definition ang kinuha ko. Now, under the umbrella of Pentecostalism, ay kailangan pong ma-distinguish natin na mayroong at least four categories under the umbrella of Pentecostalism. Ibig sabihin po, ito yung mga grupo na may common experience of the work of the Spirit. Of course, first ay yung classical Pentecostals. Ito po yung mga churches that they experience revival in the 20th century. Actually, ang Church of God po 1886 pa. So 19th century, latter part ng 19th century. Pero itong mga classical Pentecostals, majority of them started in the 20th century. Ano-ano po itong mga classical Pentecostals na sinasabi natin? Of course, Church of God, Cleveland, Tennessee, Assemblies of God, Four Square Church, Church of God in Christ. Ito po yung mga classical Pentecostals. At itong mga classical Pentecostals po, sila na po yung talagang nag-mature na. Kasi marami na pong scholars in the Pentecostal movement. Marami ng mga may PhD, marami ng mga libro, marami ng nag-reflect sa experience ng Pentecostal movement. So if you're interested in knowing these scholars, tanungin niya na lang po si Pastor Joshua kasi kilala niya yung mga scholars na sinasabi ko. Pangalawa ay yung mga independent Pentecostal churches na hindi nagsimula sa West, kundi kasabayan na naka-experience ng revival all over the world. Sila ay mga nasa Latin America, nasa Africa, nasa Asia, marami sa India, marami sa Latin America. Ibig sabihin, kasabayan ng mga classical Pentecostal churches noong 20th century is scattered all over the world. Ito po ang tinatawag natin na independent Pentecostal churches. Tapos ng 1960s, dito naman umusbong yung tinatawag natin na charismatic churches. Yung mga charismatic churches po ay galing sa mga mainline churches, both Catholic and Protestants. Ito po yung Catholic Charismatic, Presbyterian Charismatic, Lutheran Charismatic, Methodist Charismatic, ano pa ba, nakalimutan ko. So, nasa mainline churches sila, hindi sila umalis sa mga churches sila, but they have the experience of the work of the Spirit like healing, prophecy, vision, signs and wonders, etc., etc. So 1960s po yun. And of course, the last one in this group ay yung mga independent charismatic churches, yung mga mega churches, mga new charismatics na sinasabi natin. Ito ay yung mid-70s pataas. At yung these are the group that often promote prosperity gospel. At sila yung pinaka-controversial sa grupo nakasama dito sa umbrella ng sinasabi natin Pentecostalism. At minsan, sila yung nagiging sakit ng ulo ng mga classical Pentecostals. Na sinabi ko nga, mga scholars na nagkaroon na ng reflection sa experience at history natin. So, dahil nga sila yung pinakabata dito sa grupo, so medyo inaalalayan ng mga classical Pentecostals itong grupong ito. Let's talk about statistics. Actually, many years ago, si Dennis Barrett ay sinabi niya na ang Pentecostal movement is becoming a strong force in Christendom kasi napakarami na namin, 644 million adherents
ito yung 2020 statistics. At ang prediction ay in the year 2050, baka maging 1 billion na ang Pentecostals all over the world. Kung gusto nating malaman yung statistics sa Philippines, medyo luma itong statistics na nakita ko kasi 2013 pa. According to the statistics in 2013, 38 million ang Pentecostals dito sa Philippines. So I'm assuming na 2022 na, baka ito more than 40 million na tayo. So take note of these statistics kasi ibig sabihin, numerically, malaki ang Pentecostal movement all over the world. Initially, ang Pentecostal movement outside Europe, meaning to say outside the West at North America, ay sa grassroots. Ibig sabihin, sa poor and disadvantaged, underprivileged, nagsimula yung movement. Pero nakita din natin sa history natin na yung mga middle class ay na-attract sa movement. So nagkaroon na ng middle class and of course yung upper strata of the society. Marami na ding mayayaman na nagkaroon ng experience dito sa empowerment of the spirit that joined the movement. At ang Pentecostal movement ay lumaki outside, sabi ko nga, Europe and North America. The movement thrived in Latin America, Africa, and Asia. So talagang dumami. Ngayon, pag-usapan natin yung seemingly ambivalence or pagdadalawang isip ng maraming Pentecostals na mag-engage in socio-political activities. Ang pinakaunang rason sa tingin ko ay yung usual pa rin na ang tawag dito, evangelism versus social responsibility. Na pinaghihiwalay, may dichotomy yung evangelism at social responsibility. At nakikita na maraming Pentecostal na itong mga worldly issues na ito ay hindi masyadong priority kasi ang priority dapat ay evangelism or saving people. At nakikita din natin na ang mga Pentecostal, nakikita nila na yung gobyerno ay hindi naman talaga sagot sa pagbabago. Actually, kung babasahin niyo po yung maraming mga nasulat na, yung ibig sabihin, yung mga lumang nasulat na about how Pentecostals see government or see yung mga leaders dyan, ay sinasabi nila na ang hope hindi linalagay sa gobyerno. Kasi nakikita nila na ang tunay na pagbabago ay pagbabago ng tao, pagbabago ng isip. At nakita din ng mga Pentecostals na kaakibat dito yung eschatology ng mga Pentecostals na this world is not my home. So ibig sabihin, if this world is not my home, edi bakit mo pa aayusin? Bakit ka pa may gagawin kung magugunaw naman itong mundong ito? So, yun ang mga pwedeng maging dahilan at sa tingin ko talagang dahilan kung bakit marami sa mga Pentecostals ang may aversion or may pagdadalawang isip na mag-engage sa socio-political activities or engagement. As a result, ang ginawa ng mga Pentecostals, they prefer to be involved in various charitable activities rather than direct political engagement. Kasi nga, sa kanila, hindi nila linalagay yung pag-asa sa gobyerno, kundi inaako nila na alam nila na sa church or sa mga Kristiyano, magsisimula yung pagbabago. Kaya, rather than they put their hope in the government, sila na mismo ay gumagawa ng paraan para maka-experience ng pagbabago yung kinagagalawan nila or yung lipunan. At marami silang ginawa. Like, nagkaroon sila ng mga orphanages, feeding program, medical mission, etc., etc. Now, may dalawang term na pag-aralan natin ng konti para ma-explain ko sa inyo kung saan natin ilalagay yung mga ginagawa
ng mga Pentecostals. Ito yung social service and social action. Yung social service ay yung parang civic welfare na ginagawa natin. Katulad nga nung livelihood sa community, pagtulong, scholarship, etc., etc. Ginagawa na natin yan. Maraming mga Pentecostals ang gumagawa niyan. Yung social action naman ay ito yung mga gagawin na that remove causes of human need and transform the structures of society. Ibig sabihin, ito yung mas mataas na level kasi ito na yung policy making, ito na yung governance. Ito yung mga ginagawa mo na hindi mo lang ina-address yung poverty, ina-address mo din yung nagko-cause ng poverty. At dito, sa tingin ko, may pagdadalawang isip ang maraming Pentecostals. Kasi yung social service, since we started as a movement, ang dami na nating ginawa niyan. Yung social action, dito nagdadalawang isip, sabi ko nga, ang maraming Pentecostals. Pero ito ang nakakatuwa. Kasi sa Global South, yung Pentecostalism in the Global South, pag sinabi natin Global South, ito yung continent outside the West. Ito yung Latin America, Africa, Asia. Ang nakakatuwa, ang mga Pentecostals sa Global South, hindi nila pinaghiwalay yung socio-political engagement nila at evangelism. So ang medyo may aversion at medyo may pagdadalawang isip nito ay karamihan nasa West. Pero yung nasa Asia, Africa, at Latin America, hindi nila pinaghiwalay. Kasi nakita nila that their engagement in the society is a product of their conversion experience. At lalo na yung empowerment nila for service. So nakita nila na yung sinasabi sa Acts 1:8 na pagiging witness ay hindi lang yung salvation of the person. Kundi nakita nila yung pagiging witness has to affect not only their image at context as a church, but has to affect the society na ginagalawan nila. So maganda yon, makikita natin ano, na nasa Global South may ganong thinking. At ang nangyari, nagkaroon ng integration of social service and social action. So hindi nila pinaghiwalay yon, kundi nakita nila na yung witness nila ay kasama doon yung pag-engage nila sa societal issues. Matutuwa kayo sa mga examples na ibibigay ko ano. Si John McConnell Jr., siya yung founder of Earth Day noong March 21, 1970. Yung founder ng Earth Day po ay Pentecostal. Actually, yung kanyang mga magulang ay mga pioneer ng Assemblies of God sa US. At nakakatuwa kasi sinabi niya na if there had not been no Christian experience in my life, there would be no Earth Day. Or at least, I would not have initiated it. Loving Jesus and care for creation, these two attitudes are not mutually exclusive. So sinasabi niya na yung experience niya, yung Christian experience niya, at yung empowerment experience niya of service through the Spirit, ay naging impetus or naging motivation to do something, to change society, to affect change into society. At specifically, yung naging advocacy niya at naging mission niya is to care for creation. Yan si John McConnell. Ngayon, yung awareness ng integration na ito has grown in the Global South. Sa Brazil, ito si Manuel de Melio. Ang sabi niya, Pentecostal to, ang sabi niya, the gospel cannot be proclaimed fully without denouncing injustices committed by the powerful. So nakikita nila na isa sa mga manifold picture of witness is denouncing injustice and confronting the powers that are, you know, corrupt and that are abusing society or people. Sa Latin America, sa Nicaragua, Guatemala, sa Brazil, playing an increasing important political role and becoming a force for social transformation throughout this region. Kung babasahin niyo ng history, yung political history ng Nicaragua, Guatemala, and Brazil, nakikita niyo na yung mga Pentecostal churches, meron nga silang
political groups, and their voice in the country is loud because they understood that they're not only affecting change among themselves, but the change and becoming a witness has to transform their society, has to transform their barangay, has to transform their town, has to transform their region, has to transform the whole country. That's becoming a witness for them. Sa Africa, sa Nigeria, sa Ghana, sa Benin, makikita natin, basahin yung mga history sa mga countries na ito. Nabasa ko nga dun sa isa sa mga pinakamalaking Pentecostal group sa Nigeria, yung Redeem, is it the Redeem Christian Church or something? Pag nag, when they have their prayer meeting, 7 million. So, can you imagine a people praying for the change of the country and affecting society in 7 million? It's a strong, yes, Redeemed Christian Church of God. Thank you, Pastor Joshua. So, napakalaking force itong sinasabi natin. Sa South Africa, kung babasahin niyo ng history ng apartheid, when the transition happened from, you know, apartheid to democracy in the 1980s, maraming Pentecostals ang supported Nelson Mandela. They came against injustice and racial discrimination. Sa Nigeria, sa Zambia, Pentecostal churches are organizing themselves to empower their people to tackle HIV/AIDS, unemployment, violence, improving the quality of life in their communities. So sa Africa yan. I'll give you some more examples. Sa Malawi, alam niyo ba ngayon, ang president ng Malawi, si Mr. Chekwera, ay Assemblies of God, ito yung kanyang sinabi, I want to provide leadership that makes everybody prosper, that deals decisively with corruption and theft of public funds, and a leadership that will follow the rule of law. So Pentecostal po yan, si President Chekwera. Sa Congo, ito naman, si Dr. Denis Mukwege, Nobel Peace Prize winner ng 2018. Kasi every year, dalawa lang nananalo, di ba? He is a Congolese gynecologist and Pentecostal pastor. Pastor's kid siya at pastor din. He's the son of a Pentecostal minister. Ang sabi niya, he wanted to do with his hands what his father did with his words. Kasi preacher yung tatay niya. He wanted to make the world a better place. Ang sabi ni Dr. Dennis, I was born into the movement. It has a central place in my life. I had a life-transforming experience of being baptized in the Holy Spirit and speaking in tongues. So sinasabi po ni Dr. Dennis na yung experience niya ng, you know, work of the Spirit, baptism in the Holy Spirit, ay hindi pang personal na consumption. Sinasabi niya na itong transforming work of the Spirit in my life has to transform my society. Kaya kung babasahin niyo po yung ginawa ni Dr. Dennis sa Congo, inspiring. Kaya nga nanalo siya ng Nobel Peace Prize noong 2018 kasi talaga nagbigay ng pagbabago dun sa community ni Dr. Dennis. He was highly recognized even in the UN of the work that he has done. Sino pa? Kung 2018 Nobel Peace Prize winner si Dr. Dennis, noong 2019 naman, magkasunod na taon, Pentecostal ulit. Siya yung Prime Minister ng Ethiopia, si Prime Minister Abiy Ahmed. Bakit siya Nobel Peace Prize winner ng 2019? Kasi siya yung nag-start at patuloy hanggang ngayon na nag-i-engage dun sa resolving the long-running conflict between Eritrea and Ethiopia. Bakit nagkakaroon ng ganitong passion? Nagawin ito. Sa tingin ko, ang nangyari po ay nakitaan din yung connection ng the work of the Spirit in ethnic reconciliation. Kasi nga, kung babalikan natin yung mga kwento sa Book of Acts, di ba, yung common experience ng mga Hudyo at mga Gentiles at sa mga Samaritans, mga Ephesians, yun yung nagbuklod sa kanila, yung common experience. At babalikan ko lang, mga kapatid, ano,
when the Pentecostal movement started in the West, ito yung sa Azusa, tapos sa Topeka, Kansas, it's only in the Pentecostal churches where you see blacks and white worshiping together. Kasi they have a common experience of the Spirit. So yun yung nagbubuklod. Yun yung tumutulong sa mga tao for ethnic reconciliation. So si Prime Minister Abiy Ahmed ay yung kanyang Pentecostal experience ay nag-udyok sa kanya na i-put forward yung reconciliation dito sa nag-aaway na bansa for decades. Sa Asian Pentecostals naman, marami akong pwedeng sabihin sa Malaysia, sa Hong Kong, pero ang kinuha ko po dito ay si Brother Eddie Villanueva has been immersed in political activities kasi nakita po ni Brother Eddie na yung experience, yung pagbabago ng buhay ay dapat mag-udyok din na magkaroon ng pagbabago sa society. Kasi nakita natin na yung prophetic task ay hindi lang prophetic speech. Kasi kung babalikan po natin, kasi kung sinabi nga natin, sinabi ni Peter sa Acts chapter 2 na ito ay prophecy or sons and daughters will prophesy. So, babasahin mo, teka, ano ang ginawa ng mga, ano yung ginawa ng mga prophets sa Old Testament? Tapos papunta din sa New Testament. Of course, nakita natin na, tinanong ko kanina si Dr. Neil, yung asawa ko, sabi ko, mahal, how many percentage of foretelling ang prophecy sa Old Testament? Foretelling means yung predicting the future. Foretelling is addressing the present situation of the nation or addressing the present situation dun sa context ng mga prophets. Ang sabi po ni Dr. Neil, ang sabi niya, 5% lang ang foretelling. Ibig sabihin, sinasabi, foretelling yung prediction. 95% foretelling. Ibig sabihin, ina-address ang injustice, ina-address ang kalagayan ng mga widows, ina-address ang kalagayan ng mga poor, ina-address ang kalagayan ng mga foreigners in the land, ina-address ang corruption. 95% of the prophets of the Old Testament. So, ibig sabihin, pag sinasabi natin na prophethood of all believers ng mga Pentecostal, kung sinasabi natin na may prophetic task tayo, tapos kumakanta lang tayo sa church, tumatalon lang tayo sa praise and worship, at wala tayong ginagawa to address the issues around us, siguro medyo namamali-mali tayo. Baka hindi natin talaga naintindihan kung ano yung prophetic task na sinasabi natin. Hindi po ako nagagalit, nag-explain lang po ako. Huwag niyo po akong batuhin ng kamatis. So, sinasabi natin na yung, kasi ang ganda yung sabi ni Jesus, di ba? And you will receive power when the Spirit will come upon you and you will be my witnesses. Siguro naman yung pagiging witness, hindi naman yung tayo-tayo lang sa loob ng church. We are witnessing to one another. Hindi eh. We are called to be a witness to where? Of course, to the outside world who needs to be ushered into the experience of the divine, to the experience of Christ. So kailangan pong ibalik natin itong pangunawang ito sa ating mga Pentecostals. Okay? So sinasabi po ni Dr. Cornelio, ito isang professor ito sa Ateneo. Ang sabi niya that Pentecostal thought in Asia is maturing rapidly and had begun to mount serious challenges to more traditional theologies both in Asia and elsewhere. So ibig sabihin, sinasabi niya na ang Pentecostal movement nagmamature. At kaakibat sa pagmamature na ito ay yung pag-i-integrate ng evangelism and social responsibility. May tawag si Dr. Cornelio sa mga ganitong Pentecostals. Ang tawag niya ay progressive Pentecostals. So, ano yung mga progressive Pentecostals? Ito yung their spiritual experience in the form of salvation, personal renewal, and gifts of the Spirit inspire them to contribute to society.
leaving out the holistic mission. Progressive Pentecostals do not separate spiritual from physical, but integrate them holistically, leading to involvement in social issues and politics. Actually, may isang scholar, si Dr. Miroslav Wolf, kilala to ni Pastor Joshua. Ang sabi niya, Pentecostals had a material understanding of salvation. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi nila tinitingnan na yung experience of salvation ay salvation of the soul lang. Kundi ito dapat ay may pagbabagong makita sa physical. Kaya nga, we go for healing, signs and wonders. Kasi sa atin, yung experience natin ng salvation has to be demonstrated in signs and wonders and healing. At hindi lang yon, dapat na-translate din dun sa buhay natin. Kaya minsan na-charge tayo na prosperity gospel kasi nakikita natin ang tawag ng mga sociologists dito sa experience sa Latin America at Africa, yung upward mobility. Maraming mga Pentecostals, they started poor, but they eventually become middle classes. Yung iba pa, naging mayaman. Because of the transforming work of the Spirit in their lives, nagkaloon ng disiplina, nagsikap, nag-business, at pinayaman ng ating Panginoon. Okay. So, titingnan natin yung Pentecostal theology kasi what you believe will move your hands. So, titingnan natin saan nang gagaling itong kaisipan na ito ng mga Pentecostals. Ang una ay yung Pentecostal belief in the immanence of God. Anong ibig sabihin? It means that God will move in the affairs of the world and answer prayers kasi naniniwala tayo na ang Diyos ay kasama natin at ang Diyos may gagawin. At kaibat nito ay hindi lang tayo nanonood na, "Oh Lord, sige, gawin mo yan or gumalaw ka." Kundi alam natin na tayo ay kasama doon sa pagbabago na gagawin niya. At yung pagbabagong ito, hindi lang sa buhay natin, kundi kasama ito yung social well-being at change sa society natin. At ito ang dahilan kung bakit maraming Pentecostals sa Latin America at sa Africa na talagang nakita nila yung role nila in societal change. Kasi alam nila na may gagawing maganda ang Diyos. Pangalawa, ay yung understanding na being filled result in receiving power to be involved in God's mission for the world. Ito yung sinasabi ko kanina pa na prophetic call natin includes bringing solution to the world's problems. Pwedeng spiritual problem ito, social justice, or both. Pero sa mga Pentecostals, alam natin na yung being empowered by the Holy Spirit, kasama doon yung pag-a-address ng social evils around us. Lalong-lalo na, at tayo ang nag-claim na meron tayong prophetic task. Kung kineclaim natin na may prophetic task tayo, dapat siguro balikan natin at pag-aralan natin yung mga propeta sa Old Testament and how they engage in their context, engage in society. Nakita naman ninyo, di ba, yung mga prophets sa Old Testament, kinakastigo kayong mga hari, pinapagalitan yung mga leaders dun sa mga nakikita nilang hindi maganda because they are the mouthpiece of God. Eh kung kineclaim natin na tayo yon, kasi tayo yung nagkeclaim na ang banal na spirito is working among us, makikita dapat yon sa engagement natin. Third, ay itong pangatlo ay tuwang-tuwa din ako dito sa pangatlong ito kasi Pentecostals believe in sacrificial service. Meaning, every Pentecostal believer is supposed to be involved in serving God in some way, including serving the wider community. Kasi nga, Acts 1:8, you will receive this power for witness. Magpaturo kayo kay Pastor Joshua. Pero ang witness po kasi sa Greek is martyrs. At ang equivalent term nito sa English are martyr or martyrs. So ibig sabihin, pag sinabi mong witness, may kaakibat na sakripisyo. So when the disciples, so kausap nila si Jesus sa Luke chapter 24, ano, kung saan unang sinabi yon,
Sabi ni Jesus, di ba, wait till the Holy Spirit will come upon you and you will be my witnesses. Sinabi sa Book of Acts na sa chapter 1 and chapter 2. Alam na kaagad ng mga disciples na kaakibat ng pagiging witness ay pagiging martir. Meaning to say, may sakit, may sakripisyo na kaakibat noon. At yung mga disciples that heard Jesus, alam nila yung pinapasok nila. And they received it with, they receive it with joy as a response of their love for their Lord, Lord Jesus Christ. So, sa mga Pentecostals, marami pong mga churches all over the world na nakikita po natin talaga yung sakripisyo. At ang nag-uudyok na sakripisyong ito ay yung experience natin ng Banal na Espiritu. Si Pastor Neil po, ang asawa ko, ay siyempre marami po sa mga kaibigan namin ang tatanong, you know, bakit ka titira sa Mindoro, ganito, ganito. Pero nakikita po namin na ito ay calling namin to, you know, to do something for a people group, sabi ko nga sa mga Mangyan tribes, and to affect society, affect change. Alam namin na calling ng bawat Kristiyano, lalong-lalo na sa mga Pentecostals na nagka-claim that we are empowered for witness. So yung belief natin na nearness of God, empowerment of the Spirit, and the involvement of every member na may kaakibat na sakripisyo, ito yung nag-uudyok na sa atin na magkaroon ng holistic engagement sa wider community natin. Okay, so magko-conclude na ako kasi marami na ako nasabi. Ano yung potential of Pentecostalism? Pentecostalism has the potential to transform oppressive structures. As I have already discussed, may potential talaga tayo to address oppressive structures. So, Pentecostals across the world, especially in the Global South, sinabi ko nga yung Global South, yung Africa, Latin America, and Asia, have increasingly become involved in various projects and political engagement aimed at the betterment of the lives of both their own members and the wider community. So ibig sabihin, nagkaroon na ng integration yung social action, social service at social action. So nagmamature din tayo as a movement. So, question. What is the prophetic task of the Pentecostal community? What is the prophetic task of the Pentecostal community? Hihiramin ko lang yung tatlong W ni Dr. Melba Magay, ano, para i-summarize ko yung sa tingin ko yung prophetic task of Pentecostal community ay, of course, yung word. We are called to preach the gospel. We are called to be mouthpieces of God. Word. Yung pangalawa, work. Ibig sabihin, may mga kailangan tayong gawin, work, to be engaging in the society na practically makitaan ng pagbabago because we move our hands. So hindi lang mouth, hindi lang speech, kundi our belief and our experience not only move our mouth, but move our hands, work. And of course, pangatlo is wonders. Sa tingin ko, dalas-dalasan sana natin na hilingin sa Diyos na sana dumalas-dalas yung wonders. I grew up in the Pentecostal church, di ba? Third generation na si Ma'am Doreen, ano? And I remember when I was growing up, to be praying for the sick is something natural. Yung bang hindi kami aalis at hindi matatapos ang service na walang gumagaling before our eyes or walang miracle na naranasan in the churches. And you have to understand that these are gifts of God for the church. And the gift of the Holy Spirit in 1 Corinthians chapter 12, 13, and 14 for the edification of the church and also for us to be, you know, a witness, to be a witness to the outside world, to the church. Kung tatanungin ko sa inyo, yung mga Pentecostal na nakikinig dito, I'm sure marami sa inyo ang naging Kristiyano kasi nakatanggap ng miracle. The demonstration of the power of God in your lives.
So, hilingin natin sa Lord na, Lord, sana dalas-dalasan mo ito na, na ang tawag dito na ma-experience namin ito. Many years ago, siguro 10 years ago, I began to ask God, sabi ko, Lord, bakit medyo madalang na yung mga ganito sa mga churches natin, namin? Kasi nga, sabi ko, I grew up in the church where it's normal, it's natural, it's expected. So I began to ask God, sabi ko, Lord, what's going on? Bakit? And I began to reflect, kasi ganito ang nangyari sa mga churches natin. The church where I grew up, when we say church, when we say prayer meeting, when we say overnight prayer meeting, ay overnight prayer meeting. Kaya nga ito yung tarrying, T-A-R-R-Y-I-N-G, or prayer, na talagang prayer and worship, etc., etc. Pero ang nangyari po sa atin, binigyan natin ng time limit yung banal na spirito. Yung bang, okay, Holy Spirit ha, 2 hours lang kasi yung service namin. You better show up in 2 hours kasi if not, eh, tapos na po yung service namin. So ibig sabihin, we have placed the work of God in a box. Kaya, sa tingin ko, isa yun sa mga dahilan na hindi na natin masyado na-experience ito. Ano pa? Expectancy. Marami sa atin hindi na nag-e-expect ng signs and wonders. So, side comment lang ni Ma'am Doreen. Kasi minsan talaga nalulungkot ako kung bakit hindi na natin nararanasan ito. Moving on. Bakit malaki ang potential ng Pentecostal movement? Number one, because of our number. 644 million and growing. 2020, ang prediction nga, nakita nyo kanina sa statistics ni Johnson Todd na 2050, 1 billion na tayo. So yung numerically massive ang potential kung mag-i-engage tayong lahat. Pero kung tamad tayo at walang gagawin, same-same lang, walang mangyayari. Pangalawa, kasi grassroots ministry tayo. So ibig sabihin, masa. Kasi ang Pentecostal movement nagsimula talaga sa masa. Nakakalungkot lang na nagsimula tayo sa masa, pero nung naging middle class na tayo, iniwan na natin yung grassroots ministry natin. Kakalungkot. Maraming mga Pentecostal churches, mega churches, independent churches, na walang ministry sa grassroots, walang ministry sa masa. Sayang naman. Balikan natin yung history natin kasi yun yung lakas natin. Yun yung lakas natin na sa movement, yung grassroots ministry natin. Ano pa? Potential for resources mobilization to reach out to communities. Kung sinabi natin gusto natin ang pagbabago sa society, massive po yung potential natin. Kasi kunwari meron tayong isang community na gustong tulungan. Kung 38 million tayo sa Pilipinas, tagpipiso lang natin. Tama ba, Pastor Neil? Mahina ko sa math. Tagpipiso lang natin, 38 million. Meron tayong isang community na mababago. So massive po. Massive yung potential natin. Okay. So Pentecostals today must have a clear perspective of their roles as a community empowered for service. A community impacting society. Uulitin ko. The Pentecostal gift is for witness. The Pentecostal gift is for witness. At itong witness na ito ay hindi pang church lang. Ang witness na ito should be impacting society. Okay, now let's go to the practical steps. Kasi kailangan pumunta din tayo sa practical steps kasi ang pinag-uusapan natin yung pagboto natin lahat. So there are 2 questions na sa tingin ko ay mahalaga. The first question is, what should the country be? So, isipin mo, uupo ka, or yung church, ang pwede nating itawag dito ay collective discernment. Ibig sabihin, kasi tayo mga Pentecostal, mahilig na tayong gamitin yung word na discernment, di ba? So, collectively as a church, or kung gusto mo, ikaw lang, upuan mo, what should the country be? Ano yung vision sa isang country na gusto mo?
tayong mga Pentecostals, kung makikita natin din sa history natin, of course, we holiness movement kasi tayo eh. Kasi yung banal na spirito, ang trabaho ng banal na spirito ay pagbanalin, is there a word pagbanalin? Or to make the person righteous. So ibig sabihin, we go for a righteous government, a righteous country. Ayun, dalisayin. Thank you, Pastor Joshua. Tapos, we go for taking care of the poor, di ba? Grassroots na tayo. We go for, we want the government na nakikita natin to take care of, to address the evils of society. So ano yung gusto mo na country? Ano yung healthy na country na gusto mo? So pwede mong isulat yon or isipin mo. Ngayon, ang susunod na tanong ay, what kind of a person, a president, a congressman, a senator, should we have so we can achieve this? So kung ito yung dream mo na Pilipinas, ano yung klaseng tao ang pipiliin mo para matumbok mo to? Kasi ito yung nakikita mo na goal. Of course, you can go for the biblical precepts. Sa Romans 13, ang sabi doon, servant of God. So, diakonos. So, ibig sabihin, the person, hopefully, na ma-elect natin, ay talagang i-serve yung mga layunin ng Diyos sa Pilipinas. Important things to consider. Bibilisan ko na para may time tayo for question and answer. Of course, mahalaga ang credential. Ibig sabihin, ito ba, itong taong gusto mo, itong taong napili mo na or pinipili mo ay may credential dito sa pinapasok niya na trabaho. May kakayahan ba siya? May kakayahan ba siya dun sa pinapasok niya? Competence, track record. Mga kapatid, makinig po kayo. Kung yung congressman na napupusuan mo ay, let example lang, ay third term na tumatakbo, pwede po ba paki-check naman ilang mga batas na ang nasulat niya at naipasa sa kongreso? Kasi kung zero at congressman siya, sa tingin ko yung track record niya, sinasabi niya, huwag mo siyang iboto. Kung senator yan, balikan mo yung track record. Nung senator siya, ilang mga batas, ang naging author siya. Do your due diligence. Kasi mga kapatid, hindi mo ibabasa yung pagpili sa apelyido lang or dahil ka mag-anak mo. Ang pinag-uusapan po natin, kapakanan po ng bansa. And as Christians, we have to think about this. It's not us. It's more than us. It's the country. It's the rule of God in our country. So competence. Balikan mo yung track record. Kung naging mayor, naging barangay captain, naging governor ng isang rehiyon, tingnan mo. Eh, nung naging governor ba siya? Baka naman yung region niya and yung pinaka-poor pa rin. After many years na naging governor siya, mag-chat-chat ka naman. Magdalawang isip ka. Baka hindi ito yung governor na kailangan mong iboto kahit kaibigan mo pa. Of course, character. So titingnan mo yung kanyang buhay as a person. May isang estudyante ako, sabi niya, Ma'am Doreen, yung character, kasi hindi naman natin dapat i-expect sa mga government officials yung character kasi hindi naman sila mga Kristiyano. Diba, may kwento sa Gospel of John. Anong nangyari kay John the Baptist? Diba, he confronted Herod Antipas. So, hindi ibig sabihin na dahil hindi Kristiyano yan, you don't confront what is wrong. And you don't have a standard for these people. Because the standard that we are saying here are moral standards. So, titingnan mo yun, character is important. Kasi ito yung pagkatao ng iboboto mo, dito kasi nanggagaling. You know, biblical din, di ba? From the heart, you know, spring of many things, spring of life come forth.
ano pa, yung causes niya, yung plataforma, yung concrete programs, tignan mo, pag-aralan mo. Kung ang dream mo, sana yung Pilipinas, maraming trabaho, sana ganito, tignan mo. Itong taong ba to, may maliwanag na plataforma. Itong mayor na ito, may maliwanag ba na plataforma. And of course, siguro sa inyo, yung number five, hindi importante, pero sa akin, importante. Circle of friends. Sino yung mga kaibigan niya? Kasi yung mga kaibigan niya ay magkakaroon po ng matinding influence sa pagiging niya. Kung what kind of leader that he will be. Because the circle of friends will be his advisors. The circle of friends will be his influence in his political career. So maliwanag po na kailangan tingnan mo din yung circle of friends ng binoboto mo. So, balikan po natin. As Pentecostals, we have a prophetic call. And the prophetic call encompasses not only speech, but also affecting change in our society. I pray with all my heart that we will be creative in our engagement. Yung iba sa atin ay mahirapan. Yung iba nga sa Africa and Latin America na persecute na because of this engagement. But I hope that we get it tonight that kaakibat ng pagiging witness ay yung pagiging martus, pagiging martyrs, and to be able to see that this is our call and this is our response to the beautiful transforming work of the Spirit in our lives. Maraming salamat po. Thank you. And super thank you po, Professor Dirin, sa tinuro niyo po sa amin tonight. Sobrang dami po namin natutunan. Actually, nag-take down notes din po ako ng mga tumatak po sa isip ko, especially yung two last parts po, yung mga practical ways kung alin yung mga tips na titingnan namin para makaboto po kami ng tama. So ayun po, proceed naman po tayo sa question and answers po natin. So siyempre po, lahat nakinig. So, pwede po tayong mag-ask ng questions. And remind ko lang po na ito po ay isang safe place. So, wala naman pong judgment sa kung ano man pong magiging questions ninyo. Ang kailangan lang po natin is, yun nga po, malinawan po yung mga isipan natin. So, open po lahat for questions. Pwede po kayong mag-chat dito po sa ating chat box sa Zoom. And pwede din pong i-set nyo na lang po sa DM yung sa akin kung nahihiya po kayo mag-ask po ng questions. So, sino po dito may questions? Si Sir Emil po, naka-raise hands. Yes, kuya. Magandang gabi, Professor Dorin. Yes, kuya. Always, every time I hear you, I'm fired up, nahahawa ako sa iyong passion and spirit, no? A true Pentecostal. Anyway, na papalakpak sana ako eh. Raise hand pala 'yon. Akala ko yung emoji ng palakpak eh raise hand. But anyway, sige na nga. Very inspiring yung sinabi mo, no, yung about the elections and all, no. And bigla ako naisip, ano, as Pentecostals, 'di ba, isa rin sa mga practice ng wonders, binanggit mo yung tatlong W's, no, word, works and wonders. Isa sa mga practice niya yung wonders. At part ng wonders yung deliverance, 'di ba? Tsaka casting out demons, right? So, I mean, iniisip ko in a practical sense, baka yung voting is a form of casting Sensing. Out demons, no? Kaya mahalaga yung mga boto. So, as Pentecostals, abay, kung naniniwala kayo na we are to cast out demons, eh baka sa form ng voting, pwede tayo makapag-cast out ng mga demonyo, no? sa mga institusyon natin, ano, at ma-deliver tayo, no? So siguro mahalagang aspeto 'yon na pag-isipan din natin, ano, with regards to the wonders part, no. Yes, we can pray, we can do spiritual warfare kahit pumunta tayo sa mga institutions natin, nagpe-pray tayo doon, nagka-cast out tayo. Pero ilagay mo sa action, no, by voting. So 'yan, kaya magandang pag-isipan ng maigi yung iboboto natin.
kasi that's a way of really deliverance form of ministry. Kaya muli, Ma'am Doreen, salamat. That's a very good idea, Kuya. I'm actually thinking of a word to use for that. At ito yung isa sa mga dahilan kung talaga kung bakit talagang I'm encouraging the youth and people to really engage in voting. Kasi nakikita ko din talaga siya na cleansing. Yung ibig sabihin, tayo as a collective people, iki-cleanse natin yung government from corruption and from the evils na nakikita natin. At nakakatuwa, Kuya, kasi nakita na ito ng Latin America at Africa. Kaya nga, napakalakas ng boses ng mga Pentecostals dito sa mga continents na ito kasi nakita na nila yung role nila. Sadly, alam nating dalawa na dito sa Pilipinas, ang mga Pentecostals ay nagcha-chacha pa rin. Alam yung chacha? Urong sulong. Hindi pa rin nila nakikita na this is a form of witness. This is a form of affecting change. But hopefully, in this election, ay makitaan natin na mag-i-engage talaga ang mga kabataan, mga Kristiyano na bumoto, and to ask the Holy Spirit for discernment. Thank you po. So next naman po, nag-ask ng question si Sir Paul. Magandang gabi po, Professor Doreen. I was refreshed by that. Proud to be Pentecostal. Pero charismatic full gospel. Pero doon ako nagmula sa Pentecostal. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Now, let's go to the serious part. Aminin ko po na nung sa presentation po, first and foremost, aminin ko po, we have a lot of work to do po. Especially in the greater evangelical community. Especially in our movement. Sa totoo lang po. Na yung pandemic lang talaga nagising ang mga kapatid. And true enough, sa mga engagements po na ginagawa ngayon, tinan mo, for example, Pastor Joseph Bonifacio, I hope he's watching. Pastor Joseph Bonifacio made a 2-series vlogs on politics, on politics. Pero ang pinaka-controversial na kung saan vocal siya is misusing the Bible during campaign. A lot of comments po, to my dismay, coming from, hindi lang from our church, but from other churches as well. Mm-hmm. Guilty. Mm-hmm. Na-shake ang mga kapatid. Na-shake. Mm-hmm. At grabe lang talaga kung paano na misuse yung Bible. In-outline ni Pastor Joe yun at ang daming nag-react. Diyan kami nalungkot. Sabi ko, Kuya, na-reach out ko siya kamakailan. Sabi ko, Kuya Joe, I'm very, very sad on what we are doing. Ibig sabihin niyan, yung mga ginagawa nating social responsibility, marami pa tayong gagawin pa. Yeah. Marami pa tayong gagawin, sabi ko kay Kuya Joe Bonifacio. Eventually, sa akin, personally, ito yung nagbunsod sa akin na sabi ko, sige, i-pursue ko nga itong public theology para po, hindi pa naman huli ang lahat, hindi pa naman to end of the line. And, oh my God, until now, talagang sabi ko, public theology ang kailangan dito. That's why I am going to pursue it. That's why I'm taking Christian ethics in seminary with passion. Yes, of course you do that, Paul. But, nag-reflect din ako dyan sa sinasabi mo, Paul, ano? Kasi sabi ko nga, ang Africa at Latin America, nag-mature sila eh. Mm-hmm. So nakita natin yung integration. Mm-hmm. Pero bakit marami sa Asia, especially the Philippines, nagcha-chacha? May aversion, not only aversion, may ambivalence. At ang nakita kong dahilan ay marami kasi sa mga Pentecostal churches sa Pilipinas ay nakatali ang umbilical cord sa Amerika, sa West. So, marami sa atin, yung theologizing natin, yung pag-iisip natin ay yes, hindi independent. Palaging, yes, totoo po yan. Diba, ngayong pandemic, yung mga problema ng 666, problema ng Mark of the Beast, eh di ba galing naman sa mga Amerikano? Hindi naman hindi independent thinking ng Asians o mga Pilipino. So,
doon ako nalulungkot, actually, Mark, na parang hirap na hirap mag-mature yung scholarship natin, hirap na hirap mag-mature yung thinking natin kasi takot tayo na putulin yung umbilical cord. Sa kasi, si, di ba, pinakita ko na sa inyo na ang nagmamature dito sa area na ito ay yung mga nasa Global South. Yung may aversion pa rin ay yung mga tatay natin sa kabilang dagat, di ba? So, actually, tama po kayo eh. We have a lot of work to do talaga din sa Pilipinas. Para sa akin, sa theologizing po, lalo na sa aspeto ng political theology, I think kailangan doon tayo mag-work eh, sa political theology. Mm-hmm. Sa political theology. Sa sariling atin. Sa sariling atin, reflecting our culture. Kasi kung ang gagamitin natin ay yung kultura ng mga Banyaga, hindi talaga magiging mahirap. Mahirap po. Totoo po yun. Theologizing natin. So, kaya mag-aral kang mabuti para may contribution ka. Salamat po. Mabubutihin ko yung Christian ethics. Yes. Thank you go, po. Go for And it. Another question, follow-up question. Napanggit niyo po yung discernment. Kasi ang dami nating nakitang presidential debates kamakaila. From CNN, One News PH, lahat ng mga unified news ano. Marahil ang tanong po ng ating mga kabataan na nandito, no? Paano namin masasharpen lalo ang discernment gayong the clouds is still hovering around us right now? That's good. That's a very good question. Now, this is a practical step on how to do it. Actually, itong step na ito ay ayaw na mga politiko na gawin nyo. Kasi ang mga politiko, ayaw nilang mag-isip kayo. Ilang kabataan bang nakikinig sa akin? Ayaw nilang mag-isip kayo. Gusto nila na, you know, you follow lang kung ano sinasabi nila. You really, really have to sit down. Think. Go to a corner. Ask God, ask the Holy Spirit to guide you. At pinakita ko na sa inyo, especially yung dalawang question. Yung, ano yung Pilipinas na gusto mo? What is your dream for the Philippines? So, i-picture mo yon, isipin mo yon. Kung kailangan, isulat mo isa-isa. Bago ka pupunta dun sa alin sa mga ito, ang makakapagbigay sa'yo, ito yung dream na sinasabi natin. Lalong-lalo na yung track record, mga anak, yung track record. Hindi pwedeng apelyido lang ang basihan nyo. Yung bang, apelyido nito, okay to, na ganito, gagawin nyo. No! Yung mga pangako na yan, kasi may pangako na, ganito ang gagawin ko. Pero syempre, titignan mo yung track record mo, yung mga nagawa mo na ano. So, kailangan maging matalino tayo na sa pagpili natin, minsan nga, pero hindi ko alam kung paano mo gagawin kasi lahat sila may face na, no? Pero minsan, huwag, alisin mo muna yung mga faces nila. You follow the informations, di ba? Follow the informations that is given in front of you. So, kasi nakakalungkot talaga kung you go for the apelyido and putting all your hope and anchoring all your hope sa isang kandidato dahil lang sa apelyido pero walang track record. Para siyempre isipin mo, ito na lang, 1 Corinthians 10:31, pag kayo ay nananalangin sa Diyos at kayo ay pumipili ng iboboto, ang anong sabi sa 1 Corinthians 10:31, in whatever you do, whether you eat or you drink, do it all for the glory of God. So ibig sabihin, Panginoon, ito yung pinili ko at napupusuan ko. Ito bang napili kong tao glorifies you? So siguro tanungin natin yun. Yung glorifying ba itong taong napili ko? So, ayun. Pag-pray natin talaga na matindi yung ating pagpili ngayong election. Kasi talagang, yes, Mark. Kaya sa mga 800,000 kapitenyos, hindi pa huli ang lahat. May discernment po tayo. Pwede pa kayo bumalikwas. Actually, practical naman yon, Kuya Mark. Eh. Kung maipagmamalaki mo yung iboboto mo sa harapan ng Diyos, sa tingin ko,
edi sige. Kasi do it all for the glory of God eh. Pero kung hindi, siguro naman kahit kapatid mo yan or uncle mo or kamag-anak mo, you know, as a Christian, as somebody who claims to be a mouthpiece of God, hands and feet of God, eh, kailangan tayuan mo at kailangan sabihin mo na, Lord, you know, it's one of the ways you sacrifice for what is, you know, to do what is right, even if it's difficult sometimes. Even if your family will persecute you because you are the only one who's not voting for their manok. Yes. Thank you po, Professor Lillian. May nag-ask din po kasi kanina about sa ganyan din po, pero parang na-answer niyo na rin naman po. Kasi yung question po kanina dapat po is, ano po ang dapat nating gawin sa mga tao na iboboto ang isang candidate dahil yun ang iboboto ng mga tao sa paligid niya? Yun po. Oh, yes, sa tingin ko, nasagot ko na. Yeah, apa. Sasagot ko na yan. So, kaya niyan. I mean, you are given the ability to make the right choices. So, kaya na ninyong tayuan yan. So, next question naman po. Sabi po dito, hello po, good evening po. How can we do our research sa pag-check po sa background ng mga candidates and where can we start po? Well, sa background ng mga candidates, sa tingin ko, you can start with Google. Marami naman dyan. Or you can, meron ata silang mga webpage na makikita mo yung kanilang mga credentials. Sa mga kwan naman, sa mga, ayun, sabi ni Kuya Emil, meron online daw na pwede niyong gamitin. Sa mga congressman at sa mga senators naman, nako, it's a public consumption, yung mga webpage, website ng Congress, ng Senate. Nako, makikita niyo kung anong sino yung mga congressman na zero ang naihain ng mga batas. Parang, teka Lord, third term na ito, bakit zero pa rin? Diba parang pinasweldo ka namin ng ilang taon. Tapos wala. Walang output. Eh, tayo nga, di ba? Pag sa, ayun, si Kuya Nicole, ay si Nicole babae ba to? Nicole, yon sinabi niya. Tayo nga, di ba? Sa kumpanya, pag hindi tayo nagtatrabaho, wala tayong output. Eh, diba, tatanggalin tayo sa trabaho. Hindi pwede yun. Pero bakit sila nakakalusot? Kasi pinapalusot natin ng pinapalusot. We are tolerating evil. We are tolerating laziness from these people. So hindi pa pwede. Kasi diba, lalo na mga Kristiyano tayo, may level of standard dapat tayo na sa pagpili ng mga taong iboboto natin. Hindi pwede dahil yung sinabi ni ganito, ganito na rin ako. No. God has created you with the ability to think, gifted you with the Holy Spirit to, you know, to discern and to be able to see who among them really qualifies as barangay captain, mayor, governor, congressman, senator, presidente ng Pilipinas. Yon. Follow up lang po, mayroon po kasing isang question dito na pwede pong maging connected po dun sa naunang question. Sabi po, ano po ang maipapayo ninyo sa mga tao nang sabi na hindi naman daw mahalaga kung nakatapos o hindi para maging isang presidente? Maybe pertaining to educational po, sa education ng isang candidate. Mm-hmm. Yung pagiging presidente ay it's a complicated work. It's a job that entails discipline. Kasi ang ginagawa kasi ng pag-aaral, hindi lang yung head knowledge, pero yung disiplina na acquire mo over the years. While hindi naman natin sinasabi na kailangan may master sila or kailangan may PhD sila, pero at least may knowledge sila dun sa pinapasok nilang trabaho. Because they can educate themselves. At least may alam sila sa law.
at least may alam sila sa economics, at least may alam sila sa social services, etc., etc. So at least may level of knowledge yung mga iboboto natin. Kasi kung may sakit ka, saan ka pupunta? Ito siyempre sa doktor. Pag magpapatayo ka ng bahay, saan ka pupunta? Sa engineer, hindi pwedeng labo-labo. Ganon din sa presidente, saan ka pupunta kung governance ang pinag-uusapan natin? Eh di syempre, dun sa taong may alam sa governance. Kung A-E-I-O-U siya sa governance, iboboto mo ba? Of course not. I mean, so, naintindihan natin yung sinasabi natin. Governance, dapat alam. Constitution, dapat alam. Kasi kung tatanungin mo siya at A-E-I-O-U ang isasagot niya sa'yo, eh syempre, presidente to ng Pilipinas, mga anak. Diba? So, we are not calling for, you know, na dapat PhD. No. Ang sinasabi lang natin, may alam. May kaalaman dun sa, lalo na dun sa trabaho na pinapasok niya. Yun ang mahalaga. Pwedeng buboto natin is dapat knowledgeable sa kung saan siya. Yeah, governance. Yeah. So, next naman po, mayroon pa po isang question dito po, anonymous, from anonymous po. Pabor po ba kayo sa non-partisan stance ng most evangelicals? Non-partisan, that means they are not endorsing? They're not endorsing any candidate? Tama ba yung pag-intindi ko sa non-partisan? Yun ba yung definition? Yes po, not endorsing po. Yes. Ako kasi, ang binibigay ko every time I teach this is the standards. So, hindi ko sinasabi na iboto nyo sa ganito, huwag nyo iboto sa ganito. Pero, kailangan na maliwanag sa ating mga Kristiyano yung standards natin. Kasi tulungan natin yung ating mga members, yung mga bumoboto, na maliwanag yung standards ng pagpipilian nila. Ngayon, kung sa tingin nyo, yung pag-name ng candidate ay makakagulo lang, lalong-lalo na sa church nyo, or sa, you know, denomination nyo, I respect that. Okay lang naman yon. I don't have any problem. Pero, ang hinihingi ko lang ay tulungan natin silang bumoto ng tama at ibigay yung mga standards na kailangan para makatulong sa kanilang pagpili. Pero kung ayaw nilang mag-endorse, no problem with me. Kasi nga, baka mag-endorse pa sila at yung na-endorse nila ay sakit ng ulo. Eh, medyo, magiging mas malaking problema nating lahat yon. So, okay na rin na you don't particularly name the candidate, pero kailangan mag-involve ka. Kailangan na maging active ka sa pagtulong sa mga tao mo na pumili ng tama. Kahit hindi mo sasabihin kung sino pipiliin. The next question naman po, medyo connected din po. Agree po ba kayo na ang ibig sabihin ng good governance ay madaming napagawa na infrastructures dito sa bansa? No, of course not. I have, actually alam ni Paul, ni Mark ito at saka ni Kuya Jonah, I have a blog on my Facebook wall. I forgot. Mark, can you locate my blog on my Facebook? Yung date lang. Ang title niya is On Admiring Hero the Not Great. I will look. Okay, I will look. Yes. Po, Dr. Yes, yung Hero the Great sa Bible. Si Hero the Great kasi was called the Great ay dahil marami siyang infrastructure na nagawa sa Jerusalem, sa Judea. Nagkaroon siya ng mga aqueducts, nagkaroon ng mga irrigations, pinatayo yung beautiful temple of the Jews, pinagawa yung mga highways. Marami siyang nagawa talaga infrastructure. Pero si Herod the Great, pinapatay yung mga boy. Yun at the time of Jesus, kaya nga tumakas si Jesus papunta sa fled yung pagpatay ng mga male Jews ni Herod the Great. Ano pa? Yung kanyang asawa,
At marami sa kanyang panagkamag-anak, pinapatay niya kasi natatakot siya na agawin yung kanyang pwesto. So ibig sabihin, ang good governance should not be based only on the infrastructures. Anong date niyan, Mark? Upon research, November 7, 2021. Okay, November 7. Kung gusto niyo basahin yan, punta lang kayo sa Facebook wall ko, makikita niyo. So more than the projects or infrastructure, syempre gusto din natin yon. Pero kailangan yung good governance natin ay yung wholeness or health ng mga mamamayan na pinaglilingkuran natin. O sa panahon nga ni Hero the Great, ang daming infrastructure. Pero kawawa yung mga tao sa taxes. Kasi saan binabawi yung mga infrastructure ni ginawa ni Hero the Great? Eh syempre, wala nga naman sariling pera niya ang gamitin niya. Binawi niya sa mga taxes. So during his time, ang taas ng taxes sa Judea. At hindi lang yon. Sa dami ng infrastructure na ginawa niya, ang dami ding corruption. Kasi, sabi ng mga historian, siyempre, saan siya kukuha ng kickback? Eh, di ba dumangat sa mga infrastructure na pinatayo niya? So, more than the infrastructure, dapat titignan natin yung health. Health ng mga tao. I-health ng community. May transparency ba? Meron bang yung health ng bawat pamilya during that time? Kasi meron ka nga magandang highway, pero yung pamilya walang mga kinakain, walang trabaho. So hindi lang basehan, napahaba yung sagot ko, hindi lang basehan ang infrastructure sa development. Actually, reflection ito na maraming scholars, ginawa yun ni Hero the Great para ligawan, para parang opium, ano man tawag doon? Parang opium sa mga Hudyo na makalimutan nila yung pagpatay sa mga bata, makalimutan nila yung mataas na tax kasi may nakikita sila na infrastructure. Which, nakakalungkot, hindi nila na-realize na galing din sa kanila yon kasi ang taas ng tax. Ayun, PR image, tama. PR image ni Hero the Great sa mga Hudyo. Para siyempre mahalin siya ng mga Hudyo. Kaya medyo mag-ingat tayo sa mga sa call ng infrastructure kasi nakita din natin dun sa example ni Hero the Great na hindi basehan ng pagiging mahusay na leader yung mga infrastructure na yan. Kaya sinabi ko dun sa vlog ko, Hero the Not Great. Kasi Mark, pakibasa nga yung last paragraph dun sa blog ko. Last paragraph, okay. Yes. So, what kind of man who would build a temple for God but kill babies? What kind of a man who would give charitable to people but murder members of his own household, kill and silence anyone who opposed him? This kind of a man is a brute and shrewd politician. And such as a man was Herod, the ruler over the land of the Jews in the time of Christ's birth. Herod ruled for 37 years. Masigit pa kay Marcos, no? Now should we forget and ignore that he was corrupt, brutal, self-delusional, and murderous because he was a brilliant politician and great builder? After all, he was called Hero the Great, right? That is the question. That is the question needing your answer and decision. Yes. So that was the question I posted there. That's my answer. Long answer. Thank you po, Professor Dereen and Sir Paul. Meron pa po bang other questions po? Open mo po tayong lahat for questions. Chat lang po kayo or raise hands kung meron pa po kayong other questions. Just to clarify, no, hindi po natin minamasama ang build ni Bilyar. Hindi po natin minamasama yon. I hope I am right, no? Kabayang Joshua, permit me to say this. Hindi po natin minamasama yon. Ang inaano natin dito is that hindi yon ang pinaka main focus po ng good governance, yung build. Hindi po yun ang priority. Ang priority po, itong pandemya na to, ang daming nagugutom.
Ilang beses na po tayong nangalampag about this, pero hindi tayo pinakinggan. Yun ang masakit. Yun ang masakit. Parang minimisunderstood tayo. Hanggang ngayon, minimisunderstood pa rin tayo. Meron pa po bang other questions? Last call na po natin. Kung wala daw po magtatanong, magtatanong daw po si Professor Doreen. Joke. Ayaw na po nila magtanong. Baka wala na po talaga. So, ayun po. Maraming salamat po, Professor Doreen, po sa inyong tinuro po sa amin ngayon. Day 3. Sobrang thankful po kami na kayo po ang aming naging host for tonight po. At salamat din po for everyone na umattend po sa aming day 1, day 2, at ngayon pong day 3. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, before we say goodbye and end this meeting, ask ko lang po everyone to turn on their cameras kasi magkakaroon po tayo. Ay, no, I'm sorry. Mag-ano po pala tayo? Mag-benediction. For benediction, may I call on Pastor Rocky Bantilay po. Okay. Salamat sa Panginoon. Tumungo na tayo sa ating benediction sa gabing ito. Salamat tayo sa Panginoon. Ang pagpapala, pag-ibig, at pag-iingat ng Diyos ang lagi nating maranasan, lagi nating makantan ang kanyang kapayapaan. Sa bawat araw, humayo tayo na dala ang tagumpay sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen, amen. Ayun. Ngayon po, totoo na po talaga ang Zoomy at mag-e-end na po tayong lahat. So, open na po tayo ng cameras. Pakita na po natin ang nagagandahan at nagkagwapuhang mga creations ni Lord. Yan. Napakagwapo at napakaganda naman po pala. Nasaan po yung iba? Ipakita po natin niya. Napakaganda niyo po at napakagwapo. Dapat po yung finiflex. Yan. So, may I call on Miss Joyce para po mag-take ng pictures po natin. Okay, so open po tayong lahat ng camera. At sabay-sabay po tayong umiti. Okay, 1, 2, 3. Okay, sa kabilang slide naman po. 1, 2, 3. Okay, so thank you po. Ay na po. Thank you po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Good night po, everyone. Salamat po. God bless. God bless everyone. Bye-bye. And everyone, praise God for that wonderful, wonderful night. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, Joshua. Thank you so much for having me here. My God. February 17 pala yung ATS dialogue. Mali po ako. Sorry. ATS dialogue. Mali. Okay. Okay. Sige. Blessings, everyone.